Yes, welcome back mga kuya. Ito na nga po yung ating part 2 ng byaheng San Andres, Quezon. Ayan po yung mga kaganapan, yung dalawang araw na pag-stay natin doon. Bali, napakasaya, napakaganda ng mga tanawin doon. Ito na nga po yung ating third stop. Madalas ako mag-third stop dyan sa Bus Gas Station sa may kanto ng Pitugo, Gumaka. Okay, parang ang alam ko dati itong Pitron. Ngayon eh, Bus Gas Station na. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kuya. Chill ride lang tayo. Meron tayong kasamang apat na motor sa likod. Minsan ay nasa harap sila. Medyo hindi kami paspasan. Takbong pogi lang syempre. Alright, tuloy-tuloy na po tayo mga kuya. Okay, nandito na tayo sa Katanawan, Quezon mga kuya. Kitang-kita naman, napakaganda ng umaga. Medyo tatanghalin kami ng ano kasi medyo matagal kami mag-stopover. Okay, nandito na tayo sa bayan ng San Narciso. Bali, dito tayo mamamalengke. Tapos dediretso na dyan, may pupuntahan tayo dyan sa sementeryo. Alright, dito na namin binili yung mga lulutuin sa pagkain, sa pamisa sa bukas. Sa birthday ng lumaong Mama Elsa natin. At bumaba na nga rin po kami mga kuya kaagad sa Tabindagat, dun sa Tamnaw, sa mga kamag-anakan natin doon. Siyempre, free lang yung ating beach dyan. So, kaya mas masarap pumunta na dyan kasi free lang yung ating mga beach. Alright, tingnan mo naman, tuwan-tuwa yung aming mga chikiting. Oh, kitang-kita naman kung gaano sila kasaya. First time niya ni Aya makagapang or makaligo sa dagat at saka makapaglaro sa buhanginan. Kaya in-enjoy niya talaga yan. Tingnan nyo naman mga kuya, napakaganda, napakabanayad ng ating dagat. Hindi masyadong maalon. Kaya tuwan-tuwa yung mga bata. At syempre, hindi mawawala yung mga fresh na isda. Ayan, talagang pinaghanda kami ng tito namin. Ayan, nagkainan na nga po tayo mga kuya dyan. Dyan na kami na nang halian sa Tabindagat. Ayan, walang bayad ang cottage dyan, libre lang yan. Ayan, napakasarap ng subo ng miss ko. Ayan yung ating mga kasama, nag-i-enjoy yung mga bata. Tuwan-tuwa sila sa dagat. First time nila maligo sa dagat. Ayan. Nandiyan lang kami sa paligid-ligid nila. Hindi sila maano dyan dahil nakabantay, nakaantabi tayo sa kanila mga kuya. Okay, minsan lang maging bata kaya kailangan bigyan natin sila ng time na makapaglaro sila. Alright. At ito na nga po yung place namin sa Quezon. Ayan, bahay ng Tito Berhel namin. And then nandun yung bahay ng lola na Lola Elsa namin, yung banda doon, yun, doon kami nakatigil. Alright, napaka-presko dito. Siyempre, babalik-balik tayo dyan. Ayan yung mga tropa natin, yung mga kasama natin. Ayan, galing sa Maynila, nasa 381 kilometer away tayo doon sa Luneta Park. Ayan, pagkakinagabihan nga po mga kuya, nag-born fire na tayo kaagad mga kuya. Dahil syempre, mayroon tayong ano dyan, hindi nasa na mayayari na magpo-propose ng wedding proposal, syempre. At ayan na nga po, tuloy-tuloy na tayo. Habang tayo nag-born fire, syempre, inaayos na natin yung ano, yung mga inuma, syempre. Tapos syempre, pamilya muna, picture-picture muna tayo. And then, syempre, dyan na papasok mamaya-maya yung ating si Harold. Medyo matagal-tagal niya rin pinagplanohan yung wedding proposal niya na yan. So, siguro ito na talaga yung perfect time para masabit niya yan sa kanyang minamahal. Siyempre, sa part na yan, medyo marami pang seremonyas dyan. Siyempre, may mga kulitan pa, may mga asaran pa. Kaya medyo natagalan pa yung pagsagot ng it's a yes ni Ken. I know.
At ayan na nga po, tapos na yung ating pinakaabangan na wedding proposal. Inuman na! Alright, nag-ihaw na nga po kami ng ating magiging tanpulots. And then kinabukasan, nandito na po tayo sa ating simbahan. Nandito na po, ginaganap na po yung ating pamisa. At syempre, nilayo na namin yung baby doon sa loob dahil sigaw ng sigaw doon. At saka hinayaan ko na lang siyang maglaro dyan sa labas. Ayan, tingnan nyo naman, kitang-kita naman kung gaano siya kasaya dyan. Alright, at least tahimik doon sa loob. And then syempre, natapos na nga yung ating mas. Kainan na. Alright, nagkainan na nga po tayo dyan sa mga oras na yan, mga kuya. And then pagkatapos niyan, relax-relax muna tayo lang konti habang nag-aantay ng oras para bumaba. And then pagsapit ng bandang hapon, bumaba na nga po tayo ulit. Bumaba na tayo, pumunta na tayo dun ulit sa kabilang dagat naman. Dati dun tayo sa dagat sa Maytam, na ngayon naman sa dagat dito sa may San Vicente. Puro privilege lang yung ating pupuntahan dyan. Ayan, lakad-lakad tayo. Napakasaya ng ating paglalakad dyan. Tuwan-tuwa yung mga bata dyan. Maraming tanawin. Alright. Ayan na nga po tayo, mga kuya. Napakaganda yung ating beach dyan. Napakalinaw ng tubig. Napakabanayad ng tubig. Kaya naman tuwan-tuwa yung ating mga junakit dyan. At ayan na nga po sila, mga kuya. Ayan. Tingnan nyo naman kung gano'n napakaganda yung beach dito sa San Vicente. Syempre, tuwan-tuwa ang mga bata. At syempre, hindi buo yung ating trip to Quezon kung walang buko. Alright. Ayan nga po. Napakasasarap ng buko dyan. Babalik po kami dito, mga kuya. Sana makasama kayo. Alright, hanggang dito na lamang po, mga kuya. Salamat sa panonood.